Pwede bang mag-file ng Certificate of Candidacy or COC si former Mayor Alice Goo? Dayon po kasi sa Omnibus Election Code, ang kapangyarihan po ng COMELEC, Section 76, ay ministerial lang duty pagdating sa COC, pag-receive po. So wala po kaming kapangyarihang tanggihan, i-pre-evaluate o i-reject agad yung mga pina-file na COC. Pero hindi po ibig sabihin nito na porkit na-file po yung COC sa amin, ay garantisado na siyang kandidato. Dahil kung katulad po ng kasong ito, na mayroong mga nakabinbin na kaso, bagamat wala pang na-desisyonan hanggang sa ngayon, pag na-desisyonan po yung mga kaso na yan, it's either mapapailan po siya ng petition to cancel COC or madidisqualify siya dahil may na-attach na po na accessory penalty. At any rate po, lahat po kasi, kung kahit po yung sa tingin natin parang nuisance candidate, hindi po namin pwedeng tanggihan yan. Ang ginagawa po ng COMELEC, in compliance with due process, sinasampahan ng kasong petition to declare as nuisance candidate. At para rin po sa ating mga kababayan, asahan po ninyo, ilang araw pagkatapos ng filing ng COC, lahat ng COC na natanggap namin, mula national hanggang local, ay ipapaskill po namin sa aming website. Nang sa ganon, yung may ebidensya, may informasyon, ay makapag-file po ng kaso laban sa mga taong ito. Hindi po namin kasi basta-basta marireject ito. Lahat yung kaso po ay gumugulong po ngayon. Wala pa pong desisyon ang mga kasong nakafile sa korte. At kahit po yung sa COMELEC, ano, yung election offense na inibisigahan namin, ay wala pa pong final na resolusyon. Kailangan din po itong ultimately ma-file sa korte. Ang tanging basehan po kasi, yung tinatawag natin na disqualification, ay kailangang meron pong desisyon ang korte or tribunal. Pagdating naman po doon sa ating petition to cancel or deny due course COC, tama po yan. Pwede po kasing masampahan ng kaso pa rin na dahil sa qualification ng citizenship. Pero tandaan po natin, hindi po pwedeng automatic ito. Una, kailangan may magsasampa ng kaso. Ikalawa, kailangan madinig po ang kasong ito at magkaroon po ng due process bago ultimately magkaroon ng desisyon na magiging penal at saka po natin may implement po yan. Kahit po manalo po sila, basta po may nakabinbin na decision na kaso po sa COMELEC, ay kayang-kaya pong i-resolve ng COMELEC at pababain po sila. Kaya po ganong kahalaga na maibigay natin ng impormasyon sa ating mga kababayan. Yung nagnanais na mag-file ng mga petisyong napag-usapan po natin, ay ma-file po yan. Sa ganun, kahit pamabotohan siya, kahit manalo, kahit makaupo, ay hindi nawawala ang jurisdiction ng COMELEC at pwede po natin silang mapababa sa pwesto. At madagdagan na naman po ng isa pang kaso, yung material misrepresentation kung sakaling nagsisinungaling po talaga.